kailangan ka pa? Imbis na tulungan mo si Tita Deborah mo, kinakaibigan mo yung bulag na yon! Eh ano po bang masama doon? Anong masama? Ha? Kinakalaban niyo si Tita Deborah mo? Ano, napapanggap kayo na nagmimilagro din yung bulag na yon? Ha? Mga sinungaling! Mami, please, ayoko niya, mami, please! Mami! Mami, ayoko dito! Please! Mami! 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 Ikaw talagang bata, ha? Mami! Mami! Nasabi mo sila, di ka na talaga susunod sa akin, ha? Sandali! Sandali lang! Sino ba? Fatima? Paano? Patay ka na, di ba? Yan ba ang pinagdadasal mo? Iniwan mo si Samuel. Umalis ka. Tapos, nabalitaan na lang namin na namatay ka sa pagsapo. Nakaligtas ako. Sandali! Sandali! Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag kang makialam. Pamilya ko to. Pamilya mo? Ako ang legal na asawa ni Samuel. Pinagpalit mo siya sa ibang lalaki. Niloko mo siya. Yun ang gusto niyong paniwalaan. Kayo ni Samuel ang mga manuloko. Teka nga. Umalis ka na nga dito. Baka nakakalimutan mo. Wanted ka, di ba? Kaya isang tawag ko lang sa militar, pwede kang makulong. Yan ba talaga ang gusto mong gawin? Sigurado ka ba doon? Gusto mo ba talagang ungkatin ang nakaraan? At malaman ni Samuel na nabuhay pa ako. Patay ka na! Kami na ang pamilya ngayon. Bakit mo ba ito ginagawa? Hinayaan na kitang maging kapit ng asawa ko. Huwag mo nang idamay pa ang anak ko. Kapit? Ako ang nauna sa buhay ni Samuel. May relasyon na kami bago ka dumating sa buhay niya. Pero ikaw ang una nang iwan sa kanya, di ba? Mami! Mami! Palabasin mo na ako! Joy, anak! Joy, sandali anak! Nga. Joy! Joy! Sa ano ba? Tigil ka! Matagal na kayong wala nung naging kami. Iniwan mo si Samuel para sa ambisyon mo, di ba? Ikaw ang unang nanakit sa kanya. O ngayon nasaktan ka kasi alam mo kasalanan yung ginawa mo. Nakiapit ka sa lalaking may asawa. Hindi ako kabir. Kapag nalaman ni Samuel na buhay ako, ako pa rin ang legal niyang asawa. At habang buhay kang magiging kabir, umalis ka na sa buhay namin! Ibigay mo lang sa akin ang anak ko. Gusto ko lang makasama yung anak ko. Gusto ko lang makasama si Joy. Hindi ko na kayo guguluhin. Hindi! Hindi! Ibibigay mo ba sa akin si Joy? O sasabihin ko kay Samuel kung paano mo tratuhin ang anak namin? Joy, ano ba? Saka pinagalitan lang kita dahil nag-away kayo ng kapatid mo. Saka syempre, aagawin ko yung phone sa'yo kasi ayoko lang naman na mag-worry yung daddy nyo sa away nyo magkapatid. Siguro nga kasalanan ko to dahil hindi ko sinasabi sa daddy nyo na may problema ako sa'yo. Syempre, gusto ko lang naman na mapag-ayos kayo ni Sofia. Alam kong hindi nyo ako kadugo kaya kahit kailan hindi nyo ako kakampihan. Pero magsabi kayo ng totoo, huwag kayo sinungaling! Joy! Joy, tama na. Alam mo, Samuel, ganyan niya talaga ako kausapin, lalo na pag wala ka. Ano bang proof mo, ate, sa sinasabi mo? Wala kaming pinag-uusapan na ganyan ni Mommy. Dad, kahit i-check mo pa yung stuff ko, wala kang mahanap na drugs doon. Kahit ipa-drug test mo pa ako ngayon. Dad, kailan ba ako nalagay sa trouble? Pero si ate, anong sabi mo? Napakasinungalan ka talaga! Ang sakit na nga ng braso ko, tingnan mo. Lumaban dahil dinirespeto ko siya bilang ate ko. But Dad, kailangan ba pagbintangan niya ako ng kung ano-ano para malinis yung pangalan niya? Joy, alam mo, siguro nga kasalanan ko to.
ko alam kung may pagkukulang ba ako sa pagpapalaki sa'yo. Kaya siguro hindi ka nagtitake ng personal responsibility. Pero Joy, nakikiusap ako. Huwag ka naman manisin ng ibang tao. Maraming salamat sa ibinigay niyo sa akin suporta. Lalo na pagkatapos ng mga nangyari. Isa lamang po ang ibig sabihin nito. Na wala pong imposible sa Diyos, kaya't ibinigay niya ako sa inyo. Alam ko po na meron sa inyo ang nagdududa. Ngunit, basta gawin mo lang kung ano yung pinag-usapan natin. Pawiin ang pagdududang iyon. Ikwento mo na maayos kung paano ko binuhay ni Ate Deborah. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking pamangkin na si Joy. Joy, ikwento mo sa kanila kung anong nangyari sa'yo. Ako po si Joy. Sabihin mo sa kanila kung papaano ka nabuhay. Namatay daw po ako sa car accident. Namatay daw po ako, sabi ng doktor. Binuhay daw po ako ni Tita Deborah. Tingin mo ba gusto ko tong lagi nag-aaway tayo? Hindi ba pwede magkasundo din tayo? Ha? Anyway, gusto mo umalis. Yun, di ba? Alam ko naman ho na ayaw niyo sa akin eh. Kaya hindi ko na po ipipilit yung sarili ko sa inyo. Joy, gusto ko lang naman magkasundo tayo. Pamilya pa rin tayo. Alam ko madalas tayo magkaaway, pero maniwala ka man o hindi, pamilya pa rin ang turing ko sa'yo. Ako nagpalaki sa'yo eh. Kaya sana bilang pamilya, gusto ko lang sana yung nagtutulungan tayo, nagkakaisa. Hindi naman ho yung gusto ko. Pamilya at nagkakaisa. Pero parang napaka-imposible na kung mangyari nun. Joy, hindi. Hindi pa huli ang lahat. Ano ibig niya sabihin? Kaya nga na sinabi ko kanina, gusto ko sana magtulungan tayo. Tutulungan kita mangyari lahat ng gusto mo. Pero sana tulungan mo rin naman kami. Di ba gusto mo mag-aaral sa Maynila? Papaalam ko yan sa daddy mo. Gagawin ko lahat yan para mangyari yan. Pero may papagawa ako sa'yo. Ano? Di ba kaibigan mo si Mira? Anong meron kay Mira? Alam ko naman magkaibigan kayo ni Mira and that's fine with me. So bilang kaibigan, alam mo kung ano yung mga kinikilos niya, alam mo kung ano yung mga plano niya. Gusto ko lang sana ipaalam mo sa amin lahat ng galaw niya. Ganun lang kasimple. Samuel? Bakit? I'm sorry. Pero kami ni Samuel. May relasyon kami dati and nagkita lang kami ulit. And I don't know, it was too easy na kung paano bumalik yung mga nararamdaman namin sa isa't isa tulad ng dati. Hindi ko sinasadya. Pero may nangyari sa amin. Sana mapatawad mo ko. Hindi mo sinasadya. Hindi mo sinasadya na may pamilya kang sinisira. Baka kasi kailangan mong tanggapin na kami talaga dapat ni Samuel. Paano ka nakakaharap sa akin ng ganyan? Na sinasabi mo sa akin yan? May anak kami. Kasal kami. Ako ang mas mahal ni Samuel. Ano klaseng babae ka? Wika! Wait, Sam! Stop! Huwag mo. Please, huwag mo ko saktan.
Kasi buntis ako. Bakit kailangan pa humantong sa kakasuhan niyo si Aling Barang? Alam niyo naman yung kondisyon niya, di ba? Oh, exactly. May sakit siya sa uta, kaya nga mas maayos kung wala siya dito kasi baka mamaya mas malala pa yung gawin niya doon. Nakasama ko na ho siya. At hindi siya mananakit ng walang dahilan. So ano kinakampihan mo pa yung babaeng yun kaysa sa pamilya mo? Hindi naman kami yung nanakit eh, siya. Nakita mo ba kung ano yung ginawa niya sa Tita Deborah mo? Tita, alam ko po nasaktan kayo. Pero wag yun naman patulan yung tao, hindi ba kayo naaawa sa kanya? Hindi lang naman para sa akin yung ginawa ko, Joy. Para sa kapakanan ng lahat yun. Tita, pero wag naman ho sana umabot sa ganito. Baka may papamparan kaysa sa kasuhan siya. Gusto mo talagang tulungan yung baliw na babaeng yun? Siraan mo si Mira. Hindi na magkakaso si ate. Mami, saan po nakalibing yung mama ko? Gusto ko sana siyang dalawin eh. Saan naman ang galing yung tanong na yan, Joy? Seryoso ka talaga? After all these years? Mami, karapatan ko pong malaman kung saan nakalibing yung nanay ko. Kahit yun lang po ibigay niyo na sa akin, oh. Para po sa kahit ganung paraan, nakakasama ko siya. Maximo! Ate! Ano yan? Ikaw na nga magtapos ito. Ilabas mo na. Sige. I-seal mo na maayos, ha? Okay. Ingatan mo yan. Yes. Okay po. Kay Dad na lang magtatanong. Nasaktan ng sobra ng nanay mo ang daddy mo. Gusto mo bang balikan ang daddy mo yon? Parang paulit-ulit mo lang siyang sasaktan. Gumuho ang mundo ng daddy mo nang lokohin siya ng nanay mo at ginawa ko lahat para buuin yon. Hindi ako papayag na sirain mo lang. Kung mahal mo talaga ang daddy mo, mananahimik ka na lang. Come on, Dad! See you. Thank you. Ano, kamusta yung biyahe? Ayos naman. Good. Alam mo, magpahinga ka na muna. Saka, inayos ko naman na yung bagong kwarto natin. And, ano, anong tingin mo sa bagong bahay? Ang ganda, di ba? Oops. Okay, pero bakit kailangan pa lumipat ang ate mo? Eh, alam mo naman yun si ate. Kailangan niya ng mas maayos na bahay para mas makapag-concentrate siya sa paggagamot. Eh, maayos pa rin naman yung dating bahay, ah. Eh, pero tingnan mo, mas maayos to. Basta pakisabi sa ate mo, tuloy pa rin yung usapan namin. Ako magbabayad ng utilities. Gusto ko sana, bumukod na tayo, kaya lamang sabi mo sa akin, mas komportable yung kasama mong ate mo. Kaya, thank you, ah. Kasi alam mo naman, kaming dalawa na lang ni ate. Saka, gusto ko rin naman talaga siyang samahan. Asan si Joy? Ano na kaya nangyari? Ano naman? Hindi ko alam kung saan nagpunta. Pagtapos namin maglipat dito, biglang umalis. I am sure kasama na naman nun si Mira. Alam mo, hindi talaga maganda yung impluensya ng batang yun eh. Tingnan mo, naging bulakbol si Joy. Hindi ko na alam kung saan nagpupunta. Sasamahan kita!